ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Magandang araw ako po si Amy Boyko at ito ang Mag-Agree na Tayo. Ngayong araw, nako, solong-solo ko to, ang ating dalubhasang doktor. Kasama po natin si Dr. C. De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Natutuwa naman ako at tayo ay nandito pa rin. At alam mo, may tumatawag din sa akin. Meron ba kayo ipipicture na tungkol naman sa parang pugo? Sabi ko, pugo. Sige, kako. Kaya isinuggest ko na mag-picture tayo noon. Oo, ayan. Sabi nga, lahat po ng request nyo na tungkol sa agrikultura, message nyo lang kami. Nako, tatawagan namin yan. May mga kasama tayong eksperto. Talaga po, kukontakin po natin sila at i-guest natin sila sa ating show para mapagbigyan ang inyong mga katanungan. Ano ba yung mga gusto nyo po malaman sa agrikultura? Nandito po ang ating programa. Ayan, di ba, Doc? Yeah, tama ka. Paano sila, kunyari, may re-request sila, paano gusto nilang gawin? Can you cite kung paano tayo makakakonect sa ating mga listener at sa mga viewer? Opo. Ayan, nakikita nyo po sa inyong, sa aming screen. Ayan, dito, tuturo ko. Sa screen namin, meron dyan nakalagay. Like dun sa Facebook and sa YouTube, themanilatimestv.com. Yan, ipa-flash natin okay. Yan. Naka-flash yan. Message nyo lang po kami. And dun din po mismo, sa episodes na napanood nila, Doc, pwede silang mag-comment dun kasi nare-review naman natin yan. Nakikita natin yan. Pati yes, yung mga expert yes. Natin, nagre-reply dun sa mga tanong nila. Yun yung okay. Maganda sa atin. Pag may tanong sila, yung expert mismo yung sasagot. Hindi po ako, ha? Yung expert natin. Expert natin ang mag-reply sa inyo para po tama yung sagot. Hindi haka-haka lang. Meron po talagang background ang sagot sa inyo. Yun. So, sa Manila Times TV. Yes, Doc! Oo, kailangan, alam mo. Marami din po kasi gusto sa agrikultura. Oo. At saka hindi natin may didiscuss fully at I'm sure kahit papano, kahit na dalawang oras tayo mag-uusap-usap dito ng isang topic, I'm sure meron silang itatanong eh. At maaaring yung tanong na yun, yun ang maging solusyon sa success nila, di ba? Yes po. Kasi Dok, sabi ko nga, minsan ang isang oras talaga kulang na kulang sa atin. Marami pa tayong hindi na itatanong na baka nandoon sa ating mga viewers na kayang-kaya namang sagutin ng ating mga eksperto. Yan. Oo, so, tama ka. Kasi, message lang nila sa atin. Tama ka, Amy. Kaya nga, alam mo, sa mga seminar, minsan whole day, minsan 2 days pa nga. Hindi natin kaya. Siguro pag tulong-tulungan natin, tayo nang nandito, at the same time, yung mga expert na kinukuha natin, willing naman sila to help. Kaya nga, nandito sila eh. At nandito rin tayo. Okay. Kaya huwag silang mahiya. Huwag silang mahiya magtanong. Ano kayo sa ating mga viewers? Comment kayo, mag-like kayo, mag-subscribe kayo, at i-share nyo rin po ang aming video. Kasi alam po namin na marami pa kayong pakilala na gusto din manood na to. Or Amy, pwede rin naman kung meron silang alam na nila yan, pwede naman silang mag-share para sa atin, para masabi rin natin sa iba, di ba? Opo. Kaya yung mga gusto ding mag-guest, pwede din po kayo i-accommodate po namin kayo. Doon sa mga, baka meron kami hindi pa kakilala, di ba? Na talaga maganda na rin ang naabot dahil sa agrikultura. We are willing to accommodate po kayo sa aming show. Yan. Doc, mamaya! So ngayon, Amy, ano ba ang magiging topic po natin? Sabi mo, pagbibigyan natin tong pugo. At na-tempo naman na meet ko siya sa actually nagre-rabbit din siya.
So, na-meet ko siya sa isang feed milling company. And then, doon ko nalaman na binigyan niya ako ng calling card. Dr. Quail. Ako, big time to. Sa pangalan lang, eh, Dr. Quail. So, binarapat ko na kontakin. Oo. Oh, so, mamaya, Dr. Sosi, makakasama natin si Dr. Quail. Yan po sa ating mga manonood. Standby lang kayo. Mapapanood niyo po si Dr. Quail dito sa Mag-Agree na Tayo. Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po, Mag-Agree na Tayo. Dok Sosi, may mga kasama tayo ngayong araw? Alam mo, Amy, pwede bang ako magpakilala sa kanya? Alam mo, itong taong ito, sekundaryo lang ang negosyo. Passion, ulit ko. Ulit-ulit ko sinasabi sa agrikultura, passion. Ano? Itong taong ito ay nagsikap, nag-aral ng animal science sa De La Salle Araneta ngayon, ano? So, tanong natin sa kanya at kung paano siya naging matagumpay sa negosyo. Ang aking kaibigan, si Denrick Alcaraz, alias, o ika nga, mas known siya sa pangalang Dr. Quail. Yan. Denrick, Dr. Quail. Magandang hapon po, Doc Sosi, Ma'am Ami. Saka sa mga manonood nyo, napakaraming manonood nyo na tumatakil. Bali po ako si Denrick Alcaraz. Actually, kalahati lang ako ng Dr. Quail. May kapartner ako, taga Sariaya, si Romel Becal. Shoutout sa kanya. So, classmate ko siya nung college. Parehas kaming agriculture, kagaya nga na sinabi nito. Pangarap ko rin maging doktor eh. Hindi nga lang pinalan. Nag-negosyo okay lang kami. Okay lang yan. Kung saan ka yan, kung saan ka nakakatulong sa industriya, walang problema. Tapos po, nagtuloy kami ng agriculture. Natapos ko naman ang agriculture. Kaming negosyo na lang. Dr. Quail, tanong ko lang, paano ka napasok sa pagpupugo? Actually, yan na po yung pinampaaral sa akin ng parents ko. Kaya nakita ko talaga yung potential. That time, medyo mahirap pa yung sitwasyon eh. Kasi by that time, mapipili mo yung male at saka female, maghihintay ka pa ng 15 days old. Ngayon, 1 day old pa lang, color sexing, yung brown, female, yung itim, lalaki. So, 1 day old pa lang, mapipili mo na masaseparate na yung male at saka female. Hindi mo na kailangan palakiin yung male. Kaya mas madali ang sitwasyon ngayon. Tapos, maganda ang marketing ngayon dahil may online na, may mga Facebook page, Facebook group. So, mas naging madali po. Nag-start kami mag-dealer ni Romel. Pagka-graduate namin ng college, pumipick up kami sa mga farm kasi wala naman kaming kapital eh. So, pumipick up lang kami sa farm, pinagkakatiwala, pinapautang kami, dinideliver namin sa palengke, tsaka namin babayaran yung pinick up namin. So, online din sa mga bangko. Ano yung dinideliver nyo? Itlog po, itlog. Bali, quail egg, table egg. Itlog, yung mga itlog. Ginagawang kwek-kwek, Doc. Hindi po kami, wala po kaming farm noon that time kasi yun nga, wala kaming kapital. Siguro naawa sa amin yung parents namin. Sabi niya, mag-farming kayo, mag-alaga kayo para hindi na kayo mahirapan pumipick up pa ng itlog. So ang ginawa po namin, itinuloy pa rin namin yung pag-pick up namin. At the same time, nagpagawa kami ng unti-unti ng sarili namin farm. Nagpa-itlog kami ng layer sa Sariaya. And then eventually, natuto po kami na ang dami naman nagtatanong sa amin, nagiging interesado, gusto mag-alaga ng pugo. Sabi ko, baka po pwede tayo mag-breeding. So, gusto nila na mag-alaga ng pugo. Saan sila kumukuha? Kasi kami, may kinukuhanan lang din kami malaking breeder. So, sabi ko, baka po pwedeng mangharap lang din tayo, baka pwede ako magtayo tayo ng sariling breeding farm na may hatchery, may incubator, may mga layer na kinukuha. So, nagunti-unti lang din kami. Pinautang ulit kami ng magulang namin na hanggang ngayon, di pa nababayaran. kaya talagang maswerte kami pareho na meron kaming magulang na maasahan. Tapos yung iba, inutang namin sa banko that time. Kasi may credit line, nagkaroon kami ng credit line. Nung kalahati, inutang namin sa parents. Karati, inutang sa banko. Tapos yung lupa din namin, loan din namin yung lupa namin. Actually, salamat din po at bayad na lahat na yun. So yun, unti-unti, na sinuwerte naman na yun nga, na-feature kami sa agribusiness.
sa Kapuso mo Jessica Soho tsaka sa mga GMA shows sa Kabuhay ang Suwak na Suwak. So, yun po yung naging break namin. Parang, Denrick, parang sinasabi mo, nangutang. Bakit masyado bang malaki ang kapital sa pag, yung mismong merong kang layer na napugo? Paano, paano ba yun? Pwede bang paliwanag mo, magkano layer, magkano itlog, paano nangingitlog, magkano kakainin? That time po kasi, alam nyo, siyempre, fresh graduate kami. Talagang, wala talaga kami dahil, hindi naman kami nakaipon nun sa pagdi-dealer namin dahil mag-gastos kami nun since binata, puro yung kinikita namin, kulang pa sa pag-gastos namin. Dahil dealer bumibili ka lang ng itlog, tapos potobuan mo lang 10 to 15 centavos. Minsan, pag-uwi namin, yung maintenance lang sa sakyan na nami-maintain namin. So, ngayon po, maganda-ganda ngayon kasi kung gusto mo mag-start, at least mag-start ka ng 1 to 2,000 heads. So kung may mga OFW kami nakakausap ngayon na gusto nila mag-start ng quail egg production, yun po yung start . Huwag muna natin isipin yung breeding. Yung breeding po, yung nagbebenta ng quail chicks at saka quail pullets. Medyo advanced na po yun Medyo mahirap yun. Kasi kung wala ka pang market ng day old, saka ng dumalaga o ng pullet, mahirapan ka. Unlike yung day old, importante, unlike yung table egg production, mas madali-dali kasi alam nyo, kahit saan may nagbebenta ng kwek-kwek, kahit saan mayroon dyan nagbebenta sa palengke, yung mga Mickey, yung mga nagtitinda ng gulay, doon ka pwedeng magbenta. So medyo madali-dali ang marketing. So alam nyo naman sa negosyo, importante, market muna. So we suggest na mag-table egg production muna. So yun po, pagka mag-start ka ng 1,000 heads, so yung tinatawag naming pullets, yung dumalaga, which is 25 days old yon, maghihintay na lang kayo ng 10 days, mag-start na yung mag-lay, that is about 28 per head. So, 28 pesos per head po yun. Diretso na siya sa laying cage. Yung laying cage na tinutukoy ko, yung 4 layers po siya, na kung magpapagawa kayo, siguro gagastos kayo yung mga 12 to 15,000 more or less. Pero kung bibili kayo ng bago na medyo maganda-ganda quality na kompleto, na abutin kayo ng 18 to 20,000. So, yun. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Then, pwede rin naman mag-start kayo ng day old. Mm-hmm. Yung day old po, pwedeng 850 ang isa. Kaya lang, ibubrood mo pa siya. Ilalagay mo siya sa brooder. Tapos, papalakihin mo pa siya. Bago siya mangitlog, maghihintay ka ng 35 days. Mas matagal ang hihintayin mo, saka mas matrabaho. Tama at saka po, medyo mataas ang mortality kasi imagine mo kung gano'ng kalaki yung itlog, yung quail egg, gano'n din kalaki yung one day old. Edi sir, speaking of mortality, ano ba usually yung na-encounter natin mga sakit ng mga pugo na nagkakos ng mortality? Sa ngayon po, ewan ko lang kung si Doc, kung ano na familiar sa doon nung nagka-bird flu. 2017 yung Doc. Yun yung pinakamalaking challenge sa amin nung nagka-bird flu, talagang yung sa Nuevo Ecija yun, tsaka Pampanga. Yung talagang pinatay yun within perimeter. At ang isa pa, yung pinaka-common, yung Coryza po. Coryza. So, yung ano naman, medyo madali naman ma-detect yun. Basta nagluluha-luha yung mata, tapos syempre, pag may moisture doon sa mata, hanggang sa ilong, didikit yung feeds. So, yun, sign na yun na Coryza. So, marami namang antibiotic na available dyan na po pwede natin gamitin. Sir Denrick, last time meron kami na interview, kinamamatay, nalulunod naman. Nalulunod saan po? Sa tubigan mismo, parang ganun, na-encounter niyo ba? Hindi, nalulunod sila yung Denrick. Kaya Denrick, yun yung mga day old na doon sa painuman niya, kaya nilalagyan ng bato or marble, nalulunod sila. Yun nga po ang ano namin, kaya... Yun yan, Amy, nalulunod sila. Sa mga nag-insert... Ang gusto namin talaga is ready to lay na kasi medyo marami talagang factors, maraming risk. Yun nga, important yung tinabi ni Doc, yung nalulunod. Pag kami marble, hindi sila malulunod kasi naliligo talaga sila pag one day old. Walang bakuna yan, Denrick? Ang mga pugo, walang bakuna kahit anong klaseng bakuna? Sa ngayon po, wala pa naman kasi kagaya ngayon, nagpunta ako sa bahay, nagpa-test ako ng avian, ng AI. Wala naman case pa ng AI talaga. So, hindi pa nag-require ng bakuna sa ngayon. Hopefully, wag naman dumating sa point na kailangan pa magbakuna.
Denrick, yung pagpupugo ba ay maghapon ba yan at saka kung isang tao lang ang ilalagay dyan, let's say ako, isang OFW, gagawa ng anong oras, pwede bang bigay mo yung whole day routine ng isang magpupugo? Actually, Doc, I have to admit, medyo matrabaho ito. Layers, kaya nga tama yung sinabi nyo, kailangan maging passionate ka. Eh sa amin naman, kasi ako, nasanay na ako na nagkakapi sa puguan eh. Pagising ko ng umaga dyan, mga 5:30, alam nyo naman, 5 o'clock, laking probinsya tayo, mga 5:30 gising na. Habang nagkakapi, tinitingnan ko na yung mga waterer nila pa ikot. Yung PBC po ang waterer niyan eh, yung T4. Usually, doon yung critical, doon na uubos. Alam nyo naman, 90% ng itlog, water. So, importante, huwag maubusan ng tubig. So, binibisita ko na yon. Tapos, eventually, pagka nabisita ko na kulang, lalagyan ko. Kasi mamaya-maya, after kong magpakain, lalagyan ko naman sila. Lilinisin ko yung painuman nila. PBC nga sila, so dumudulas yung painuman nila. So, kailangan ko linisin ako. Although, ngayon, may mga nipple drinker na mas madali, mas advanced. Tapos, yun nga, lilinisin ko na yung painuman. Tapos, lalagyan ko ng tubig. Tapos, siyempre, lilinisin yung ipot every day. Ngayon, kung medyo tinatamad-tamad ka, every other day. So, may sapin naman yun, inihila lang. Tapos, papalitan mo ng sapin na panibago. So, dapat dalawang set. So, yung may maduming plastic, lalaban mo na yun, itatapo, tapos lalaban. Tapos, yung pinakamasayang part, mag-harvest ka ng itlog. Pero yun ang pinakamatagal. Okay. Kasi imagine nyo, kung may 5,000 heads ka, umiitlog siya ng 80%, so 4,000 na itlog yung ha-harvestin mo araw-araw. Parang umaharvest ng pisong itlog araw-araw. So, ilalagay mo yun sa ano, ng dahan-dahan. Pagbaguhan ka, pero pag medyo sanay ka na, madali na. Alam mo na yung mga technique sa paghawak na hindi ka mababasa. Tapos, Doc, pagdating ng hapon, since 2 p.m. nag-i-charge sila mga itlog, dapat medyo minimal na yung trabaho doon sa farm. Magdadagdag ka na lang ng tubig at saka ng pagkain. So, yun na lang po. 11 kilos sa umaga ang pagkain ng 1,000. 11 kilos sa hapon. Bali, 22 kilos per day, per 1,000. Sa tubig naman po, only. Bali, unlimited. Dapat may available sila laging tubig. Tapos, sa vitamins naman kami, ang protocol namin, at least 1 to 2 times a week, nagba-vitamins kami with vitamin A, D, E lang naman. So, maganda daw sa production yun. Ewan ko kung tama ako, Doc. Maganda sa production. Tama yun. So, water-soluble lang yung ginagamit namin. Ang antibiotic naman is as needed lang, kung kailangan lang, kasi daily consumption ng egg, baka siyempre, dapat may withdrawal period. So, ayaw naman namin ma-immune ng mga tao kung ano mga antibiotic ina-apply namin sa quail na madadala sa egg. Matrabaho din, ha? Matrabaho din. Pero, opo, may kita. Yeah, more opo. Or less, sa 1,000 na, layer mo, magkano naman ang magiging profit mo dyan? Actually, Doc, Ma'am Amy, sa amin po, kasi we advise na mag-start ka ng at least 2,000 heads. Kung ikaw yung mag-aalaga. Kung ikaw yung mag-aalaga, wala kang sweldo sa sarili mo. Kasi kung ikaw yung farmer. Pero kung halimbawa, kukuha ka ng tao, susuelduhan mo, para masulit yan, at least mga 5,000 heads ang alagaan mo. Sulit na yan para pasuelduhin at saka yung budget. Kasi hindi lang naman sweldo eh. Yung pagka meron kang tao, siyempre kakain yan. Yung mga toiletries yan. Yung stay-in yan, toiletries yan. So enough yon para meron ka pa rin kita. Meron pa rin kita yung tao mo. Ngayon, pag 2,000 heads, medyo hindi ka muna pwedeng kumuha ng tao, sarili muna. Kasi ang kita lang po ng 1,000 pugo is net income is 150 to 200 pesos per day. So 150 pesos to 200. So explain ko lang, Doc, ano, kasi pag nagsi-seminar kami, nagugulat sila, sabi niya parang ayoko magpugo, nadi-discourage sila. Yun lang pala kikitain, 150 to 200. Kasi po, maraming computation ang ginawa dyan sa quail egg production. Akala nila, pagka nagbenta ka ng itlog, tapos yung pinagbenta ng itlog, binayaran mo yung feeds, yun na yung income. So, magja-jollibee na sila pa uwi, magkakain sa labas. Ang problema, Doc, alam mo naman pag layers,
meron niyang ano eh, meron niyang overhead, meron niyang ano initial capital. So kailangan mo ulit ng pambili ng bullets sa next season. So pag ganun ang ginawa mo, yung pinagbentahan mo ng itlog, binayad mo sa feeds, tapos lahat, kinonsider mo ng income, mauubos na mauubos yung capital mo. Pag bibili ka ulit next season ng pugo, mabebenta mo lang yung calls ng 7 pesos, tapos kung 1,000 yung pinitlog mo, mga 700 heads lang yung mga ikakals mo dahil mamamatay yun along the way. So imagine mo, 700 times 7 pesos, edi that's 4,900. So, kulang na pambili ng pullets mo. So, kailangan you have to save muna yung pambili ng pullets sa bago ka mag gastusin. So, kailangan mo munang i-save yun. So, yun yung 150 to 200. Yun pong 150 to 200, Doc, Ma'am Amy, saka sa mga nanonood ko. Ano na yun? Net na po yun. Tinanggal na yung sinasabi ko pambili ng pullets next season. Sir, may tanong ako. Yung sa 2,000 na yun, anong klase yung housing doon? Sa 2000 po, damit, may mga racer po kami na gustong-gusto talaga mag-start. Sabi niya, pwede ba sa backyard yan? Sabi ko. Oo. Actually, hindi backyard eh. Front yard. Kasi, front kung yard. Kung may kotse ka ako, ipark mo muna sa labas, ilagay mo sa parking mo, kakasya na yung 1,000 heads dyan. O kaya, ibenta mo yung kotse mo, gawin mong tuguan yung parking mo. So, yun, kasi kami, kukwento ko lang po, Mang Amy, Doc Tosi, yung unang tuguan namin, so, nagtataka sila, Romel, pag pumasok sa bahay namin, amoy pugo yung bahay namin. Sabi ko, wala akong naamoy. Sabi ko, gano'n, parang ako, wala naman ako naamoy dyan, wala naman mabaho. Sabi ko, yung pala, kasi, yung pagbukas nyo ng front door namin, diretso sa back door namin, pag binuksan nyo yung back door, nandoon na yung puguan. So, kasama sa bubong ng bahay namin yung puguan. So, pumapasok talaga po yung amoy ng pugo doon sa loob ng bahay. So, ako hindi ko naaamoy dahil immune na pala ako. So, yun na, oo. Mga classmate ko naaamoy. So, yun. Ganun po kami nag-start. Ganun yan. Amy, ganun talaga yan. Pagka nasa agriculture ka, hindi mo naaamoy. Let's say, nasa Babuyang ka, hindi mo naaamoy yun. Dahil yung amoy naaamoy mong yun, yun ang amoy ng pera. Yes, amoy pera sa iyo. Yun ang buhay namin na nasa livestock. Oo. Unlike sa plants, yung mga halaman, nakaka-refresh pa ng sa paghinga mo, no? Opo. Ay, meron ba tayo na kailangan i-consider pagka magpapatayo tayo ng mismong housing ng mga pugo? Ano ba yung mga dapat i-consider natin doon? Sa amin po, kagaya Doc Tosi, sa mga ibang agriculture din, Ma'am Amy, ginagawa namin. We have to see to it na siguraduhin kompleto muna yung information. We suggest na mag-farm visit muna. Kasi minsan mahirap yung drawing, mahirap yung mga video-video. Sa amin, we suggest na mag-farm visit ka sa mga farm na pwede mong makukuha na ng idea. Hindi lang isa o dalawang farm, at least tatlong farm para makita mo kung alin ang maganda. Tapos makita mo mismo yung facility. At least maganda, may proper road accessibility. Siyempre, kailangan merong magandang source ng water. Tapos malapit sa market. Tapos maganda, siyempre, dapat yung ano, yung sa kapitbahay, hindi ka ba mamroblema sa waste disposal? Siyempre, minsan, alam mo, problema sa agriculture. Minsan, kahit hindi mabaho, nagiging ano namin, yung pangatlong kapitbahay pa yung nagreklamo, yung kapitbahay mo, hindi. Oo, totoo yan, Amy, ha? Oo, minsan yung kapit, yung katabi mo, na okay naman ang report mo sa kanya. Oo. Tapos yung medyo sabi nga ni Dr. Quayle, yung mas malayo ang nagre-reklamo. Mas mahaba kasi yung ilong, Doc. Hindi, kasi daw po, pag nagja-jogging sila sa harap ng bahay namin, naamoy nila yung puguan. I'm sure, kaya siguro, Dr. Quayle, kaya siguro naamoy na yung puguan mo. Siguro malaki yung puguan mo. Ngayon, gano'ng kalaki na ngayon yan? Anong population mo? Sa ngayon po, hindi naman ganun kalaki kasi nag-concentrate nga kami sa breeding. Breeding farm po. So, ang binibenta namin is day old at saka pullet. So, meron po kaming hatch ngayon na mga 60 to 80,000 a month po. Yun ilan, po yun ilan? 20,000? 60 to 80. 60 to 80. A month po yun, a month. Per month. Konti lang yun, Doc. Konti lang po ba yun?
Parang ang dami. Ay, magpapasok din ako sa breeding para yung kalahati niya sa akin naman. Hindi po kasi, Doc, kaya ako nasabing konti. Compare nyo naman yung halaga ng pugo. 850 lang ang isang sisiu. Kumpara sa baboy, yung 100 sa level, medyo malaki-laki na yon. Ito talaga considered backyard pa rin to. Semi-commercial, hindi pa rin ganun kalaki kasi maliit lang talaga siya. 1,000 ang pinag-uusapan, 10,000, pero OT lang din yun. Pero may din, Dr. Quail, meron pa bang market ang kung may mga kasamahan tayong nakikinig sa atin o tumitingin sa YouTube, meron ba pang market kung papasok sila sa ganyang industriya? Sa amin po, lagi namin sinasabi, tatlong klase. Right place at the right time, tapos at the right person. So una-una, isahin ko po yung right place. Kailangan nasa tamang lugar ka. Alam mo kung saan nasaan lugar ka, kung maganda pa ba ang magpugo sa lugar nyo. I mean, kung konti pa yung nagpupugo. Sa ngayon po, Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, talagang concentration ng quail egg. But meron pong konti sa Batangas, Laguna, Quezon, Bicol, further south, Ilocos, Pangasinan area, sa Visayas, Mindanao, talagang very few pa lang. So kung magpupugo ka na sa Central Luzon ka, medyo magdalawang isip ka. So pero kung nandoon ka sa mga sinabi kong lugar na hindi masyadong marami nagpupugo, pwede yan. Ngayon, kung may solusyon naman, kung nasa Central Luzon ka, ibiyahe mo yung produce mo. Katulad ng ginawa po namin na nag-start kami, dito kami nagpo-produce sa Bulacan, pero binibiyahe namin sa Lucena, Bicol, yung mga quail egg namin. So yun po yung una, yung proper place, right place. Pangalawa yung right time. Alam niyo naman, Doc, ito lang yatang 2020 ang walang right time. So, apektado. Yes po, ang calendar ng quail is ang gusto niyan is yung pasukan. So pag all year round, kailangan mag-start ka magpadami ng pugo is April hanggang May. Para full blast ang production mo ng June, pasukan, hanggang March, ikakals mo. So ang off-peak lang nun pagka ganun is yung mga rainy season, yung mga ulan, bagyo. Pero ano naman, na itatawid naman, ang iniiwasan lang po natin yung March at saka April, yung bakasyon. Yung bakasyon ng estudyante. So yun po yung right time. So yung pangatlo, yung right person, importante pagka alam nyo, katulad din sa rabbit o sa ibang industry, kailangan tamang breeding, yung tamang breeder yung mapuntahan mo, tamang farm yung makopihan mo. Kasi siyempre, at sigurado kung kukopihin mo lang yun dahil mag-i-study kayo. So kailangan tamang person yung malapitan mo para tamang advice din yung makuha. Oo. Sige, Amy, ikaw. May tanong po ako. Sabi nyo kasi kanina, yung bakasyon, bakit may problema po sa bakasyon yung time na yun? Ah, nakalimutan ko palang banggitin kasi almost 50 to 60% po ng market ng quail egg. Alam nyo yung estudyante, yung kulay orange na quick. Yung quick. So, yes. So pag walang estudyante, kaya nung nag-lockdown, talagang umiiyak lahat ng magpupugo nun dahil talagang walang tao sa kalsada, walang tutuhog ng quick. So yun po yung ano, yun ang hinahabol natin yung estudyante. Oo. Pero alam mo, Amy, lately na lang nausi yung kwek-kwek eh. Anong year nausi yung mga kwek-kwek na nasa nakikita na ng mga street food? Actually, Doc, medyo matagal-tagal na yan. Kasi kung naaalala ko, nung isang bago yung bird flu, tapos ngayon yung pandemic, ang lagi isang challenge sa amin, yung naalala nyo, yung calamares. Kung nausi yung calamares. Yung mga imported. Important po. Naging problema nun, hindi lang yung buyer ng itlog ang lumipat sa calamares. Pati yung mga vendor ng itlog, hindi na nag-vendor ng itlog, calamares na yung... Calamares na, oo. Oo, yun. Hanggang na-discover, na-investigan yun, na-discover na not fit for human consumption pala yun. Galing China. So, balik ulit sila sa kwek-kwek. Ayun. Kasi dati, Doc, nung hindi ko pa kilala yung kwek-kwek, nakikita ko ang itlog ng pugo sa chop suey. Saka mixed veggie, di ba? Doon. Ibig sabihin yan, Dr. Quail, ibig sabihin yan,
hindi regular na isineserve sa, let's say, sa breakfast ang itlog ng pugo, tama ba? Yes, yun nga po. Ang ano, hindi katulad yan ng white egg na talagang parang staple food ang tawag nila. So ito parang snack lang ito eh. So alam niyo naman, minsan ini-skip yung snack. Pero ngayon, marami na talagang pinaghahaluan ng pwede. Kasi sa Quezon, kung may taga Quezon sa inyo dito, pag bumili ka ng chami, yung chami, yung mga pansit doon, pag special yung pansit doon, may itlog lang ng pugo ang dinadagdag tsaka atay. Oh! Sabi nga nila, pagka special daw po, may itlog kasi dapat. Yeah. Ganun po sa Quezon eh. Pagka special yung pansit, itlog lang ng pugo at saka atay yung idinadagdag special. Oh. So, doon sa ano nyo, di ba, breeding na kayo ngayon, nakafocus. Paano ang proseso niyan? Paano ba ang proseso ng pagbe-breed po ng pugo? Yeah. Yung po kasi niya, yung kanina yung explain ko, yung table egg, yun, puro babae lang yung papaitlogin natin. So, pag-breeding, may kasama na siyang lalaki. Apat na babae, isang lalaki ang ratio. So, yun po, nagiging fertile egg siya. So, pag initlog yun, hindi siya for consumption kasi 5 days lang siya. Nasisira na. So, I mean, nasisira kasi nadidevelop siya. Meron siyang embryo, madidevelop siya. Ang ginagawa nun, dapat diretso sa hatchery. So, 17 days siya sa hatchery. After 17 days, mahat siya. Meron na tayong quail egg. Quail chicks. Quail chicks. Alam kong kakain yung, let's say, bumili ako ng ready to lay sa'yo, di ba? Magkano ngayon? 20? Magkano 28 ang, po. Ready to lay? 28. Anong edad nun? Yun po ay 25 days old. Maghihintay na lang kayo ng mga 10 to 15 days, mag-start na yung mag-day. Okay. Ngayon, di mag-start na mga itlog yun. Mga isang taon ba yan bago huminto ng naikakalmo siya? Ganun ba? Yes, Doc. Gradual tataas yung itlog niya hanggang ma-reach niya yung 90 to 95% daily egg production. Pero, hindi siya doon magpipik. Magpipik lang siya ng 80 to 85. So, doon lang siya magle-level for 10 to 12 months. So, pag tungtong niya ng 10 months, you have to compute kasi sa amin, lalo sa amin, talaga winasuggest namin pag nagsiseminar kami, mas maganda sana i-monitor yung itlog at saka yung mortality everyday per cages. Kasi po yung cages na yan, individual, 125 per compartment. So hindi naman sama-sama yan kung 1,000. Apat na palapag yan, 250 per layer, pero may divider sa gitna, kaya isang compartment, 125. So sinasuggest namin, mas maganda, 125. Yung production ng 125 ang i-monitor, hindi yung production ng 1,000 heads. So, dapat may numbering yan, may monitoring, pati yung mortality. So, yun, pag 10 months, mag-i-start ka na mag-compute kung kumikita ka pa ba o hindi. So, pag ganun, pwede ka rin mag-selective culling. Meron kaming ginagawa, selective culling. Tinitingnan namin yung posible pa mga itlog na matagal. So, tinitingnan namin sa vent, pero medyo mamasa-masapa, tama pula. Tuloy pa yon tsaka may maluwag yung sipit-sipitan. Pero pag mas sipit-sipitan, tapos dry na, tapos medyo namumuti na, for culling na talaga siya pag 10 months. So, hanggang 12 months, pwede pa siyang pakitabangan. Mga 70 to 80% daily egg production. Kung computein mo yung feeds mo at saka yung output mo kung masaya ka pa or hindi na. Ilang grams naman at saka magkano average ng cost? Yeah. Yung pong quail... 22 kilos per day per 1,000 heads. Ang, yun po, 22 kilos per day per 1,000 heads. Ang mga cost of produce po ng isang itlog, mga, nag-range siya na mga 80 to 85 centavos per egg. So, kung 110 ang presyo ng itlog, so, may meron ka 15 to 25 centavos per egg na tubo. Opo. Sir Dendrick, may tanong ako, kasi meron akong parang nadidinig na merong mga feeds na good talaga para madami yung production ng egg. Yes, ano yung tawag doon sa mga feeds na yun? Quail laying mass po. Quail laying mass po talaga. Dati po kasi, nung nag-start kami, wala pa siyang quail laying mass. So, pinapakain lang namin is broiler laying mass. So, yung pang manok lang. Ngayon, meron na mga commercial feed. Yung isang kaibigan natin, Doc, may yun ang long-time supplier ko, mga 15 years na supplier. Yeah. Si Agri-Check, sir po. Nag-specialize sila sa quail.
Subok na talaga na maraming production yun, Sir Denrick. Sa 15 years pa yes, naman. Po. Yes po. Talagang kaibigan po natin yun. Tsaka talagang yun, naya-adjust nila yung timpla. Pagka meron kaming problema, sinasabi lang namin sa kanila, gagawa nila ng paraan para maiayos. Oh. Eh, sir, tanongin nila makita. Madami na tayong napag-usapan tungkol sa quail. Ang tanong ko naman, ano mo naman naisipan na i-vlog itong iyong ginagawa sa quail? Actually, hindi po ako nagbablog eh. Sinuwerte lang po kami nga yung si Agribusiness. Tinawagan kami kasi kaibigan namin, nakikita kami sa AgriLink, Doc. So sabi niya, naging interested. Kasi pinalad po kami dito sa industry nila to na hindi pa ganun kadami yung nagkukwail. Hindi ka tulad ng baboy, manok, medyo marami-rami ng dyan. Kumbaga dito po, hindi pa masyadong ano. Kaya nga takot sila sa quail eh. Hindi akala nila, ay, baka wala namang market yan. So, hindi na sinuwerte lang kami. Yun nga, at the right place, at the right time din. Nakita kami ng producer na agribusiness, tapos inimbitahan kami. Si Sir Jiggy, yung sa agripreneur, ganun din. Inimbitahan din kami, sinuwerte kami, na na-search kami sa internet. Talaga pong God's will lang na sinuswerte na kami ang nakikita kagad pagka nag-click ng Quail Egg Production, yung Dr. Quail kagad na nakikita. Mm. Oh, Dr. Quail, paano naman na after 1 year, medyo bumaba ng production mo, anong ginagawa mo doon sa mga, kakalma ba sila, paano mo pinakal, paano mo sila papatayin, paano mo i-prepare, sinong market mo? Yun po, sa pagkakalos po, meron kaming ano, isa rin kaibigan natin na picture siya sa pinasarap eh. Sa Baliwag, kung mapapadaan kayo sa Tarkan, yung sa Baliwag, meron dyan dinadaanan na nagiginda ng kals. Pina-fried siya, inaadobo siya, tapos after yung adobohin, papalambutin, ipa-fried, tapos isasawak siya sa suka. So yun po, may industry na rin ng kals ngayon na talaga naman nati-click din. Na may mga buyer na rin ng kals. Although yun nga, medyo mura lang talaga kasi hindi naman siya for meat. So yung kals po, yung breed po talaga ng quail natin is Japanese Shuttle, is for egg type po siya, so for egg production, so hindi siya ganun ka-meat type. So bonus na lang yung makukuha nating meat sa calves. Magkano naman yung sinasabi mong yung sa meter can, magkano lang binibenta yung lutuna, at saka magkano naman na binibili noong mga tao na yon yung kalmo? Is it, saka nung nagbebenta ka ba, live siya o ikaw na nagde-dress? Tsaka mayroon ba siyang, ano yun, yung dressing machine ba yun? Yung parang, yung plucking machine? May ginagamitan po ba noon? Actually, Doc, ano po eh, marami pong option. Pwede nyo ibenta ng buhay, siyempre different price. Pwede nyo ibenta ng dress, siyempre iba yung presyo. Pero yun pong pakiyaw na yun, binibenta nila, kinukuha nila sa amin ng buhay. Mga 6 to 7 pesos, live nila kinukuha. Tapos sila na nagde-dress kasi biyasang-biyasa sila, medyo mahirap po kasi mag-dress niyan. Hindi po pwede yung babalatan eh. Kailangan tatang babalahibuhan talaga. Ngayon, since calls na siya, medyo mahirap siyang balahibuhan. So meron yan, Doc, hindi lang pwedeng ipakita sa video. Medyo ano eh, medyo brutal. Buhay pa siya. Lalagay mo siya sa fishnet, tapos babanlian siya, ilulubog, magwawala siya. Tapos doon, mababalahibuhan na siya, konti na lang yung makitira doon. May mga technique po na ginagawa. Pagwawala niya, talagang lalabas na yung mga balahibo niya. May kasi po, nakalagay siya sa fishnet eh. Mga 25 heads po yun, nakalagay siya sa fishnet na parang sako. Yung lalagyan ng sibuyas. Mm-hmm. So, pag inilubog mo siya doon sa mayin ng tubig, talagang magpupumigla sila hanggang sa matanggal yung balahibo. Meron na lang matitira, yun nga, ang ginagawa pa nila, kinachanis pa nila para malinis talaga. Opo. Matrabaho, tsaka hindi yun ang tamang patay ng pugo. Yes. Yes po, actually, yun, ginawa lang nila para mapadali yung trabaho. Pero meron din naman, yung normal way, katulad din sa manok, inigilitan, tapos binabalibuhan. Yung iba na makadayang ginagawa namin, ginigilitan. Ngayon, para hindi na mahirap, iwas cholesterol din, babalatan na namin, panis.
tinatanggal po namin yung balat. So, puro meat na lang yung matitira talaga. Oo. Kasi maliit yung pugo, kaya para ang hirap talagang balatan. Sa katanggal ng balibo, ng balamibo. Oo. Tsaka po talaga nakakalbo sila. Oo. Yes, Padok. Pero Amy, alam mo, kahit maliit yan, yung isang, ang pagkakalam ko ha, correct me, Doctor. Yun daw isang itlog ng pugo, katumbas ng ilang itlog ng manok. Apat na itlog yung, daw. Oo, yung kal na, o yung mismong pugo na pugo. Laban mo sa manok, alin ang masustansya? Actually, ang base sa research ko, sa mga narinig ko, sabi nila, may nagsasabing yung 4:1, pero 4 na manok, isang pugo. Pero may naman nagsasabing 2:1, dalawang manok, isang pugo. So, yun po yung nutrients nila. Pero with regards yung kinakatakot nila, yung dilema ng mga iba na sabi yung mataas daw yung cholesterol, tinanong ko na rin yan, tsaka dalawa na rin nagsabi sa akin na doktor pa tsaka mga nurse. Dalawa klase po pala yung cholesterol, isang LDL at tsaka HDL. Hindi naman sabihin na baka pinopromote ko yung quail. Yung good cholesterol pala, ang marami ang quail. So, yung good cholesterol ang marami, hindi yung bad cholesterol. Tapos, isa pa, since mataas ang kanyang ng quail, ang iron, maganda daw siya, mayroong iba ginagamit siyang gamot sa leukemia at saka dun sa dengue. Malaking tulong daw po, hindi naman nakakagaling, pero nakakatulong. Nakakadagdag ng dugo kasi mataas yung iron niya. Yes po. Amy, parang kakapusin tayo sa oras, may isang patanong pa ako. Pero ang yung meat ng pugo, yung meat ng pugo, it's more on pulutan rather than regular na kinakain ng mga consumer, tama ba? Opo, kasi po Doc, Ma'am Amy, yun nga, alam mo, parang novelty foods yan eh. Hindi pa karaniwang pagkain, parang rabbit. Ganun yung novelty foods siya. So talaga ang tendency, gawin siyang pulutan dahil adobong tuyo eh. Parang pulutan siya. Ganun din yung itlog, kadalasan ginagawang pulutan. So meron nga kaming ginagawa ngayon, dinidevelop ng wife ko, na yun ang nakikita namin solusyon sa problema ng quail egg production sa industry dito sa Pilipinas. Kasi alam nyo, ang quail egg, nasisira. So, meron siyang shelf life na tinatawag, 20 days lang siya. So, ang problema, pag tumal ang itlog, nahihirapan kami dahil hindi namin maibenta ang itlog. So, o kaya sa mababang presyo lang namin nabibenta. So, we have to develop. So, product upgrade ang ginagawa namin. Kailangan mo ma-develop, mapahaba yung shelf life. So, ang ginawa ng wife ko, meron siyang ginagawa na pickled egg. Ewan ko, Doc, kung familiar po kayo. Yeah, narinig ko yun. At alam ko, ina-export natin sa Japan pa yan, di ba? Yeah. Wala pa pong export ngayon. Wala pa. Wala pa rin import. So, yun nga. Ina-hard-boiled siya. Dalawang choice. Pwede mo siyang ibabad sa brine. Yung tubig na may asin. O kaya yung pickled. Yung sweet and sour na... Kuka na may yung tipla atsara. Tapos lalagyan mo ng mga sibuyas, ng carrot. So, yun po sa anak. Kung meron mga technology, baka may makatulong sa atin, mga DPI, mga chef, mga din. Nagawin pickled egg. Kasi umaabot ng 6 months to 1 year yung shelf life ng itlog pag pickled egg. Ah, matagal! Yes po. Inilalagay siya sa garapon. Ang maliit. Niisip ko kanina, salted egg, yung itlog na pula. Pwede rin naman. meron na rin pong gumawa niyan. Meron na rin gumawa niyan, salted egg. Kasi alam mo na pili. I'm adventurous. Ginawa na rin yan. Actually, meron daw isang hatchery sa Pampanga or sa Tarlac yata, yung Pugulot. Ginawa naman niyan Pugulot. Yes po, nakasama po natin. Si Sir Joe B. Escoto naman yun. Yeah. Ginawa na lang pala. Pero doon, curious pa rin talaga ako doon kung paano kakainin yung Pugulot eh. Pero curious din po ako dyan sa pickled egg nyo. Yeah, yun. Sana makatikim kami ni Dom Sophie. Pine-perfect pa namin kasi ngayon ang gusto namin nagawa yung misis ko nitong December. Gusto namin ilagay doon sa shelf tapos gusto namin makita talaga kung aabot siya ng 6 months to 1 year. So, nag-experiment pa kami. Tapos kung anong mga timpla ang pwedeng gawin para mas mapatagal yung shelf life. Kasi yung mga unang ginawa namin, palpak eh.
ang nagiging challenge po sa amin yung pagbabalat eh. Kasi pag binalatan mo, nasisira siya. Pag lumabas na yung pula, yung kulay dilaw, yung egg yolk sa nilaga, yeah, hindi na po pwede. Medyo meron manipis pa, din kasi ang balat ng, mismo yung pinakaputi, manipis. Yes po. Meron kami binili na, ang tawag namin parang candling yung nag-shelling, nagtatanggal ng balat. Meron na roll lang na gano'n, tapos pinapatong dun sa roller na gano'n. Nakita sa YouTube. God. Bumili kami sa Shopee, 2,500. Hindi naman namin matutunan gamitin. So, paano gagamitin? Yeah, opo. Wala nag-demonstrate. Hindi po, kasi yung parang meron tamang temperature saka tamang ano ng pagkaano ng ito. Hindi pa namin makuha yung technique, pinag-aaralan pa rin namin. Kasi iniisip namin, pagka dumami yung orders, magyari sana. Kung halimbawa, libo-libo, mahihirapan ako, manual mong babalat. Tapos, halos kalahati yung reject sa, sa good. Okay. So, pero marami ka pang research. Marami ka pang research sa Dr. Quail. Marami pa tayong aabangan, Dr. Kiki, Sir Denrick. Marami Dr. Pa Quail. Po, yeah. Actually, marami pa pong potential. So, shoutout ko nga sa mga iba nagkukwail. Marami dyan gumagawa ng paraan, mga ibang breeder din, sa mga ibang racer, sa mga ibang ano. Lahat naman kami, may mga Facebook group kami, tsaka may Facebook page na may mga group chat pa nga para magkatulungan din sa industry kasi although matagal na, pero hindi pa niya na-release yung maximum potential niya talaga. Tingin namin. Opo. Ayan. Okay. Pero sir, gusto pa namin kayo makakwentuhan kasi kulang po ang oras. Ulitin pero natin. Looking forward po tayo dyan sa mga bagong mga pagkain na gagawin nyo. Yung pickled egg na yan, gusto ko talaga yung matikman. Sana makabutan natin yan, Dr. Sophie. No problem po, Ma'am Amy, tsaka Dr. Sophie, pagka talaga may pagkakataon, matapos na itong mga quarantine na ito, magamit tayo, mapatikimin ko kayo na sigurado. Okay, good. At nakadalaw kami sa inyong farm mismo. Sige para po din sa pinyo, makita namin yung mismong housing nyo. Yan. Yeah, opo. So, actually, open naman kami. Magkapit bahay lang kami ni Dr. Sosie dito sa Gilded. Yung anak ko. Malapit lang pala, Dok. Sa anak ko. Sir, parting word po natin para sa mga gusto pa po na magkaroon po o magsimula ng yes. Dok Sosie, sa Ma'am Amy, tsaka po sa lahat ng nanonood, gusto ko lang po muna mag-thank you sa opportunity na binigay nyo. Kasi hindi talaga ako sarili ganito. Kaya magandang opportunity to para sa maliliit na industry tsaka maliliit na negosyante katulad namin na mga features na ganito. Kasi ito yung nakikita namin break ng industry. At the same time, nung kinipicture nyo dito katulad ng mga ibang guest nyo. So, yung sa mga interesado magpugo, yung mga lagi namin sinasabi, mga OFW, huwag muna kayo umuwi. Mag-start muna kayo naman dito, yung sa family nyo, may pagkakatiwala kayo. Tapos pag-develop na develop na, tsaka na lang kayo umuwi. Yung asenso na talaga yung pagbuhan nyo. Kasi hindi kaya kitain nung kinikita nyo sa abroad, yung kikitain sa pugo, hindi kikitain sa ngayon, sa umpisa. Pero dadating ang time, mas malaki yung kikitain nyo sa pugo compared sa abroad. Kaya lang sa umpisa, hindi. So, pwede kayo mag-start muna ng maliit, tapos pagka stable na yung quail production nyo dito, tsaka kayo umuwi. Sa mga fresh graduate, sa mga retiree, pwede nyo subukan po, basta siguraduhin nyo lang na sa umpisa, kayo muna talaga yung mag-aalaga. Huwag nyo muna ipaubaya sa mga tao nyo. Para at least, minsan may nagpa-farm visit sa amin, magsa-seminar sila, pinapapunta nila yung mga tauhan. Sabi ko, tapos magtatanong sila. Yung iba naman, pupunta yung mismo mag-aalaga, tatanungin ako, magkano ba kita dyan sa quail? Sasabihin ko, pasensya na, hindi tayo kumita dyan. Sabi, teka, bakit hindi kagad kikita? Tinatanong ko, magkano kita? Maganda po ako kasi tanong, paano ba mag-alaga ng quail? So, yun ang unang tanong. Kasi pagka yung kita kagad ang tinanong nyo, talaga kung hindi kayo kikita. Yun lang po, kailangan maging kagaya ng umpisa kanina, maging passionate na, maging gusto muna natin yung ginagawa natin bago tayo. Yes.
Tama po, napakaganda po natin sinabi. Dr. Sosi, thank you po. Ayan. Thank you, Dr. Quail. Thank you din po, Dr. Sosi. Ayan, sa ating mga manonood, magkita-kita po tayo muli. Ito po ang mag-agree na tayo. Pag-agree na tayo. Thank you.